Hi, hello, ito yung Mama Shy, at your service, ito na naman ako. Kapi-kapi muna tayo because it's good morning. Ano ba ang breakfast nyo? Ako ay kapi and ito at saka skyflakes. Mamaya na ako kakain ng heavy meal pag natapos na akong ng mga gawain. Pero ngayon, light lang muna ang meal ko. Alam po ninyo, ang pag-uusapan po natin ay itong anti-terrorism law. Mga artista, maraming mga artista dyan. Tsaka ito na nga, meron na namang mga, yung ating mga Miss Universe, yung dalawang Miss Universe, si Pia Wurzbach, tsaka itong si Catriona Gray, at tsaka yung mga estudyante, ay, ang tanong ko, bakit ba kayo masyado nang gigilaiti dito sa anti-terrorism law? Eh, kayo ba naman, nakaka face to face na sa mga terorista at yung mga aktivista, at bakit marami kayong alam? Wag ho muna tayong basta-basta makikipag-protesta sa hindi naman natin masyadong alam at wala naman tayong kaalaman tungkol sa kanila. Tulad nitong si Miss Lea Salonga, ay talaga po namang harap-harapan naman na sinasabi na kung halimbawa bibili siya ng kutsilyo, terorista na ba daw siya? Oh my goodness naman. Miss Lea, I know you're very, very smart girl. Intelligent girl. Intelligent woman. Eh, huwag ka naman masyadong maging mayabang na talagang isa publiko mo pa, ipakita mo pa sa mga, sa amin, sa mga people around the nation, na talagang, kumbaga, ang akala mo sa amin ay napaka dull people. No, wag naman ganun. Kasi, di ba, sabi na nga ni Representative Madam Lucy Torres, na interview na nga siya ni Karen Davila, na itong anti-terrorism law ay ikaw ay kapag ikaw ay na sususpitsahan na isang terorista, ay suspecha lang naman yun. Kaya nga may sinasabi na innocent until proven guilty. Innocent until proven guilty. Ibig sabihin niya naman sa Tagalog, in English ko na ngayon kasi kayo naman ay mahilig mag-English. Eh kung para naman maunawaan din sa ibang iba dyan, ang innocent until proven guilty ay innocent ka pa rin. Hanggat kapag ikaw ay nasuspitsahan na isang terorista, halimbawa ikaw ay aktivista, eh yung aktivista naman medyo malapit-lapit na papunta-punta na dyan sa pagka-terorista. Ibig sabihin niyang innocent until proven guilty ay innocent ka pa rin hanggat hindi napapatunayan na ikaw ay isang terorista. Diyos ko naman, alam mo, kahit elementary, ay alam naman yan. Innocent lang until proven guilty. Mga artista kayo, bago kayo dagdag ng dagdag, mga Miss Universe pa naman kayo, hindi ko alam nasaan ang inyong. Huwag kayong dagdag, hindi ko alam kung anong gusto niyong ipaglaban. Kaya medyo nagtataka na kami kung bakit kayo
alam ko naman na iintindihan ninyo yan kasi simple naman, simple English lang naman yan. Eh kahit nga mahirap na English, eh pwede naman nating i-ano sa ito dahil dito sa mga cellphone lang, mga Google, mga mga Merriam-Webster. Ang dali lang naman yan. Pero bakit ayaw ninyong talagang intindihin? Medyo, I smell something fishy. Ayaw lang talaga ninyong intindihin kasi may iba kayong gustong palalabasin. Gusto lang talaga ninyong ngawa ng ngawa para magulo ang gobyerno. At itong gobyerno na to ay gobyerno ni Presidente Rodrigo Duterte. Huwag naman. Please, keep calm, keep cool, and relax. We are all Filipino. And this, the President Rodrigo Duterte is our president. Alahanin nyo, ang pagbagsak ng ating presidente ay pagbagsak natin. At huwag ninyo gawing rason ang pandemic ngayon. Hindi naman tayo pwedeng mag-stick lang dito sa pandemic na to kasi alam naman natin, wala pa naman tayong magagawa. Ang magagawa natin ay be careful. Kung maaari, stay at home. Kung nagtatrabaho naman kayo, be careful of our subs. Kaya, ito namang mga artista. Wag naman, ito namang mga artista o sino man dyan, o sino man ang pinuno niyo dyan, ay wag naman ninyo idamay ang mga estudyante. Kasi, alam ko, wala naman sigurong mayaman dyan na makikihalo dyan kasi yung mga parents nila ay nako. Ay sasabi ng parents nila, stop that boy or else I will hindi ko na kayo bibigyan ng allowance. Eh syempre, ganun talaga. Pero ang katanungan po dyan ay itong mga sino ang mga itong mga nag sumasama sa pakikibaka ay alam ko na pong ito ay mga hamak na mga bata nangangailangan kasi ako kahit sa akala ninyo matanda dito nagyayaw-yaw-yaw-yaw nagdadakdak ay nandito lang sa bahay. Hindi po, I know what I've said and I have proven it. Dapat sa inyo, mga artista kayo, ay isipin na lang ninyo ang buhay na kayo nga, napakalaki ng kinikita ninyo. Dapat share kayo kung talagang may concern kayo sa amin. I-share ninyo sa amin ang inyong bless. Pero huwag naman kayo mag-share na pagkatapos ay light-lighting kami. Eh mas mabuti pa huwag na mag-share. Ito naman mga you miss universe ay huwag naman kayong masyadong magpapapil na nag-aano pa kayo tungkol dito sa mga anti-terrorism. Masyado na kayong pakialamera. Meron kayong mga gawain na importante niyong gampanan para sa ating bayan. Hindi yung makikisaw-saw kayo tulad nitong si Miss Katrina Gray na ano na naman niya yung mga LGBTQ na nagrarally. Alam mo ba, natural lang naman na ano sila ng pulis dahil alam naman ninyo na pandemic ngayon ay hindi dapat kanya mga protest-protest na yan, mga rally-rally na yan dahil delikado. Alalahanin nyo ang nangyari ngayon sa Cebu City. Sa Cebu City dahil matigas ang ulo kaya ayan, dumadami. Eh ngayon tayo, magsisimula tayo dito. Kaya iniiwasan ngayon. Miss Katrina Gray, huwag mo namang isipin yung mga LGBTQ. Lahat naman tayo ay hindi naman natin hinahamak yung mga LGBTQ o ano. Natural lang na anuhin sila. Sino ba naman? Ikaw? Dapat ikaw na lang kaya ang pumunta doon sa rally ng mga LGBTQ. Doon ka at ikaw magpapaliwanag dahil natural naman. Yan naman din ang isang gawain sa mga Miss Universe. Kapayapaan din. Ikaw na lang kaya ang pumunta doon. Sabihin mo, huwag kayong magrarally kasi pandemic ngayon. Kaysa ikaw, magpo-post-post pa sa mga
social media na ayun, bakit anong gusto mong ipahiwatig? Anong akala mo sa ating presidente? Bobo? Hindi naman siya maging presidente kung siya ay bobo. Isa siya napakatalinong tao dito sa ating bansa. Dahil kami mga nasasakupan niya, itong kanyang mga anak ng bayan, ay alam naman namin, meron naman kaming brain. Alam naman namin ang, nakikita naman namin ang mga pinaggagawa ng ating presidente. Kayo lang naman ito, masyadong against old ads. Huwag naman masyadong ganun. Keep calm kayo. Bago mag ahayag, ay dapat isipin muna para hindi kayo maresbakan. Okay ba? Huwag masyadong magpadalos-dalos ng galit kahit pa meron kayong hatred sa ating Pangulo. Ay huwag naman pasdalos-dalos. Alamin muna kung ano ang gusto niyong sabihin. Dahil kayo rin naman ang maging kawawa. Lalo na kayo. Masyado kayong kilala. Nalalaman ng mga tao. Okay lang kung kami mga katulad namin ang magsasalita ng ganyan. Eche puwera. Kaya, okay lang. Kaya ang pangaral ko sa inyo, kayo, mga artista, mga Miss Universe, si Pia Worsbach, Miss Katrina Gray, huwag na kayong, alam ko naman na ang mga estudyante ay wala na mga taga-UP dyan. Wala na nga time. Alam kong walang time ang mga yan sa para sa mga ganyan. Kung hindi lang sila na-recruit. Kumakapit sila sa patalim. Kasi ako mismo, may anak ako sa UP. Nakikita ko wala na silang oras sa mga ganyan-ganyan. Dahil masyado silang busy. Hindi nila kayang mag-isi-isi gulaki lang dyan sa UP. Lalo na sa UP Diliman kasi pag isi-isi gulaki sila dyan, ay piyadong tanggal o bagsak o bye-bye. Student of the UP Philippines. Ganun yun. Hindi ako... At kayo ba naman? Alam ba naman ninyo ang aktivista? Mga artista, alam ba ninyo mga aktivista? Miss Universe, alam mo ba mga aktivista o terorista? Nakakita na ba kayo? O nakakausap na ba niyo sila? Ako nakakausap ko na sila mismo kasi minsan na silang... hindi ko naman alam na sila mga ganyan-ganyan. Humingi sila ng pagkain. At syempre, tao sila, nabibigyan ko din naman. Kasi hindi ko naman kilala na ganun. At saka nung nagtatrabaho ako noon sa DSWD, alam mo naman ang trabaho sa DSWD, lakad-lakad hanggang sa tuktok, sa isla, tuktok ng bundok, lakad ng lakad, lahat ng tao, walang exemption dyan, ay dapat kausapin. At pag kinausap naman namin, ay hindi sa labas, kundi sa loob ng bahay namin. Kaya alam namin kung ano sila. Eh kayo, alam ba ninyo? Kaya, huwag kayong ano, kasi halatado naman kayo eh. Kung anong gusto ninyo. Gusto lang ninyo magkaroon ng mga ingay sa gobyerno para lang mapabagsak ang administrasyon ng ating Pangulo. Pero huwag niyong isipin yan. Ang kasamaan ay hindi dapat, ay hindi nangingibabaw sa kabutihan. Always ang kabutihan. Kaya nga may sinasabi nga, truth always prevails. Kaya hanggang dito na lang. Mabuti pa gawin na lang ninyo ang talagang para sa inyo, ang nararapat ninyong gawin. Maraming gagawin sa totoo lang. Eh ako nga, hindi ko na nga oras, hindi ko na nga alam na gabi na pala. Kahit ito na lang, bye-bye. Ito ni Mama Shy. Don't forget to subscribe, click the bell, open the notification, and like, comments. Makinig para iwas gulo at iwas sa pagsisisi.